Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonel, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan po na po may kapal na mahabagin, maawain, at makapagpatawad. Tayo po ay bumabating muli ng isang magandang araw sa lahat po ng ating mga kababayan dito man sa Pilipinas o yun po mga nasa ibang bansa na patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nakikinig sa atin. Mga kaibigan, maseran po ang ating po magiging suggestion sa araw na ito. Ito po ang ating pong suggestion. Na sa gitna po ngayon ng pagigirian ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard, sa oras na ito, sa araw na ito, dyan po sa may kalayaan na province ng Palawan, sa West Philippine Sea, aking pong paninindigan na dapat na siguro ripasuhin ang ating pong pakikipag-ugnayan diplomatiko sa China. At kung kinakailangan na po natin manindigan at putulin na ang ating pong diplomatic relations o ugnayan pan-diplomatiko sa bansang China. Ito po ang mga kadahilanan. Noong panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon po ng napakalaking iskandalo ang Pilipinas at ang China hinggil po doon sa ZTE-NBN, National Broadband Network ng China, na tatayo po sa Pilipinas sapagkat pinagbabawal po ng ating batas na magkukontrol o magtatatag ng telecommunication business sa Pilipinas ay ang dayuhan. Sapagkat makukontrol po nila ang mga pag-uusap ng ating military, ng ating mga negosyante o maging mga pribadong mga government, mga opisyal at maging private citizens ay mamomonitor po ng mga dayuhan yan. Ito po ay masyado pong maseran. At dahil po dyan, abay naglagay ng malaking pera ang mga inchik doon po sa panguluhan ni Gloria Macapagal Arroyo at ang kanyang korap na asawa na si Attorney Miguel Tuazon Arroyo. Yan po'y napakalaking iskandalo ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na kung saan nasangkot po mga ilang opisyal. Nandyan ang NEDA opisyal na si Mr. Neri. Nandyan ang COMELEC chairman na si na ngayon ay Mayor Benjamin Abalos. Lahat po sila'y nadimanda, lalo si Abalos sa salang plunder. At ngayon, mga kaibigan, siya ay alkalding muli dyan po sa Mandaluyong City. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic po natin ay ang diplomatic relations ng China at ng Pilipinas at kung bakit kinakailangan ripasuhin. Hindi po natin pinag-uutos to bilang Kawal ng Demokrasya. Ang atin po ay paninindigan na maaari pong sangayunan o i-reject ng gobyernong Marcos. Ito po ang aking pong dahilan kung bakit naninindigan tayo na kinakailangan na pong ripasuhin itong ugnayan diplomatiko ng Republic of Communist China at ang Republika ng Pilipinas. Bakit? Noong pong panahon ni Arroyo, abay yung kanyang kakutsabang governor ng Zambales, si Governor Romeo Ibdani, mga kaibigan, ay nagkwari po ng ilang bundok at ilang kailugan dyan po sa Zambales. Ito po ay hinahakot ng mga barko at yung mga barko na yan ay nagtutungo pala sa China upang gawing panambak ang kabundukan o ilang bundok dyan po sa Zambales na kinakwari. Ang ibig po sabihin ng kwari ay para po ba nilang ginigiba, binubungkal yung pong bundok, kwarihin po yan. Ginigiba nila, hinahakot ang mga bato, lupa, maging mga troso, at ito po ay pinagbibili sa ibang bansa. Ang buyer po ay ang Communist China na sumasakot naman sa ating pong Spratly Islands, dyan po sa West Philippine Sea. Hanggang ito po ay mabuo nila at gumawa po sila ng military bases. At nung panahon po ni Ginoong ni Attorney Eli Velez Pamaton,
Abay, napag-usapan po namin ito at nakita namin sa computer, meron po siyang mga eksklusibong litrato mula po sa isang aerial source na nagpapakita ng napakahabang runway ng military ng China sa loob ng teritory ng Pilipinas. At dyan po'y tinambakan nila ng lupa na galing sa Zambales at kung saan-saan lugar dito po sa ating bansa. Mga kaibigan, panahon po ni Gloria Arroyo yan. Noong panahon naman po nitong si Pinoy Aquino, abay naging masyado po mapusok ang pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard sa ating karagatan. At ito ay hindi nagustuhan ni President Noynoy Aquino, ang dalawang presidente, mga kaibigan, at kanya pong pinadala ang ating pong Philippine Navy, yan pong MV RPS yata yan, Del Pilar. Yung ating pong pinaka-modern at pinaka-well-equipped na Philippine Navy vessel, pinadala niya po dyan sa West Philippine Sea upang komprantahin itong pambubuli o pang-aapi ng mga Chinese Coast Guard laban po sa mga mangingisdang Pilipino. Sila po'y nagkagirian, nagkatutukan ng mga kanyon, at ang nagligtas po riyan ay ang American Embassy. Yung American Embassy agad-agad ay nagtungo po sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, sa National Security Council at sa Ambassador ng China sa Pilipinas. Kinausap niya po na let's do everything, huwag tayong gagawa ng kahit na ano, gawin lahat natin ang magagawa natin para maiwasan ang konfrontasyon dyan sa West Philippine Sea. Nag-agree po ang China, nag-agree ang Pilipinas na pareho po muna silang mag-truce. Yung pong truce, T-R-U-C-E, ang ibig po sabihin niya ay tigil putukan. Tigil muna ang hostilities o pagbabangayan, tigil muna yung mga tutukan, tigil muna yung baka mangyaring putukan. Ceasefire tayo, truce, wala muna magsasalita laban sa isa't isa. At kayong dalawa, Pilipinas, China, umatras muna, patrasin nyo muna ang inyong mga naval bases. Ikaw, Pilipinas, umatras ka muna. Amin ito, sabi ni Pinoy Aquino. Ang sabi ng China, amin din ito. Teka. Pareho muna ay umatras at tayo'y mag-uusap. Ang ginawa po ni Pinoy Aquino, sumunod siya sa mungkahing truce ni Ambassador Philip Goldberg, yan pong ambassador ng Amerika sa Pilipinas na tinawag na bayot ni Duterte. Yan po ay namagitan bumtapang, sinabi niya, ikaw China, umatras ka muna. Ikaw Pilipinas, President Pinoy, umatras ka muna. Ang ginawa po ni President Pinoy, umatras. Sumunod po siya dun sa kasunduan, magkakaroon ng truce. Ngunit ang China, mga kaibigan, hindi po umalis at lalo po nagdagdag pa ng mga puwersa. At dahil po dyan, wala magawa si President Pinoy Aquino kundi lumaban. Pero ang kanya pong paglaban, sapagkat napakarami na pong barko ang pinadala ng China, nagtungo po siya sa United Nations. Pinadala niya si Justice Antonio Carpio at si Secretary Albert Del Rosario at nag-file sila ng demanda laban sa mapusok na panghihimasok o invasion ng China sa Pilipinas. Ito po yung dinamanda nila sa pandaigdigang hukuman, United Nations Permanent Court of Arbitration. Sa wikang Pilipino, pandaigdigang mga nasyon na nagkakasundo hinggil po sa pagtatatag ng isang permanenteng sentro ng pag-uusap o pag-aarigluhan hinggil po sa mga territorial dispute. United Nations Permanent Court of Arbitration. Ang nagdemanda po riyan ay ang dilawan na presidente ng pangalan ay Pinoy Aquino. Abay, nagdemanda po siya laban sa China sapagkat sa ating pong batas, lahat po ng teritoryo na makikita matatagpuan sa loob ng 200
nautical miles radius mula sa Pampang o dalampasigan ng bansa, kanyang exclusive economic zone yan, kanya yan. Yan po ang demanda ni Pinoy Aquino ang panghihimasok ng China. Yan pong demanda na yan, i-final niya noong July noong 2014, hindi ko na matandaan yung buwan, pero nandiyan po yan sa Google. At inyo pong maalalaman, ito pong aking sinasabi, dyan po mababakapan yan. At kung meron po tayong pagkakamali, maaari ang pagkakamali po natin ay yung eksaktong oras, eksaktong petsa sa susunod atin pong babalikan yan. Ganun pa man, nanalo ang Pilipinas sa kasamang palang. Nung nanalo ang Pilipinas dyan po sa United Nations Permanent Court of Arbitration, ibinaba nila yan doon po sa panahon na iba na ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sapagkat ang mga Pilipino ang pinili nilang maging Pangulo ay yung pong bandido na barumbadong mayor ng Davao City ng pangalan Rodrigo Roa Inutil Duterte. Bumaba po yung desisyon July 12, 2016, mga dalawang linggo ng Pangulo itong si Rodrigo Duterte. Ano po nakalagay sa desisyon? Tungkol ito sa demanda ng Pilipinas sa pamuno ni President Pinoy Aquino, aming binababa itong desisyon. Ano po yung desisyon na yan? Sa wikang Pilipino, ang desisyon po ay nagtatakda na ang Pilipinas pala ay para sa mga Pilipino at ang mga Inchik, komunistang Inchik, ay walang pagbabatayan sa batas ng karagatan, UNCLOS, walang pagbabatayan sa history o kasaysayan na meron silang 9 dash line. Yung pong 9 dash line, mga ito po halimbawa ay mapa ng China. Andiyan yung Pilipinas, andito ang China. 1,000 kilometers po yan. Ang ginawa ng China, nagkaroon po ng linya na ganyan, 9 dash line, sinakop ang Pilipinas, ang West Philippine Sea, at yun ang kanilang batayan. Ang sabi ng United Nations, walang batayan sa kasaysayan at sa batas sangayon sa dati ng mga isinumiti na dokumento ng China, walang 9 dash line ang kanilang mga mapa. Kaya nga po natalo ang China, nanalo ang Pilipinas. Alam po ninyo ang nangyari nung nanalo ang Pilipinas. Ang unang reaksyon ay galing po kay Xi Jinping. Ang sabi ni Xi Jinping, hindi ko kinikilala yung desisyon ng United Nations. Ba siya po'y napakalaking higanting bansa, kaya niya po manindigan ng ganyan kahit na mali. Sinasabi po natin mali sapagkat yung United Nations ay napagkasunduan, lahat ng member dyan ay pumirma. Na pagka magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, maaari nila itong pag-usapan sa diplomatiko o mapayapang pamamaraan. Ngunit, ito po ay hindi sinunod ng China. Ang sabi ng Communist China, baliwala yung papel na yan, hindi ko susundin yung papel na yan na nagsasabing ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at ang China ay walang karapatan sapagkat ang 9 dash line ay walang basihan sa kasaysayan, walang basihan sa batas ng karagatan, sa UNCLOS. Mga kaibigan, parang normal na gawin ni Xi Jinping yan sapagkat sila po ang natalo. Ang sabi nung natalo, hindi ko kinikilala yung desisyon na yan. Ang abnormal ay ang Pilipino, mga kaibigan. Ang sabi ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang gunggong na Pangulo na si Digongyo. Ang sabi ng Pilipinas, ang mabuting gawin dyan sa desisyon na yan ng United Nations ay walang saysayan, ibasura. Sabi ni Duterte sa wikang Ingles, it is a useless piece of paper and it has to be thrown to the waste basket. Walang saysay yung kapirasong papel na yan, yung desisyon na yan na nagpapabor sa Pilipinas at nagbibigay ng desisyon laban sa China, walang saysayan.
dapat yan ay basura. Ang Senado sa panghuna ni Senate President Tito Soto ay nagkaroon din ng reaksyon. At ang kanya po reaksyon ay napakatapang. Ang sabi niya, hindi natin kaya na ipatupad yung desisyon ng United Nations. Ano nga naman ang saysay niyan? Matapang ang paninindigan ni dating Senate President Tito Soto sa pagsasabing tama si Duterte. At ito pong mga aso ni Duterte sa pangunguna ni Panelo at de Roque nagsasabi rin, such an unenforceable decision is useless. Walang saysay yung mga desisyon na hindi naman maaaring ipatupad. Ang sabi pa nitong si Tito Soto, what the United Nations failed to state there is how to implement it or how to enforce it. Sa wikang Pilipino, ang nalimutan daw ng United Nations sa desisyon na yan ay yung kung paano ito ipapatupad at kung paano gagawing katanggap-tanggap sa China. Hindi po katanggap-tanggap sa China yan sapagkat ang paninindigan ng China, kanila ang malaking parte ng Pilipinas. Ang hindi katanggap-tanggap ay naiintindihan po natin. Ang hindi po natin maintindihan hanggang ngayon ay kung bakit hindi katanggap-tanggap kay Duterte o sa mga Pilipino ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Yan po hindi natin maintindihan. Ngayon, ano po nangyayari sa ating bansa? Abay, masyado po tayong lugi. Sa tuwing na may nangyayari po, bilateral relations. Ano po ibig sabihin ng bilateral relations? Yan ay ugnayan ng dalawang bansang nagbibigayan ng pabor sa isa't isa. Maganda ang kanilang pagpapalitan ng kalakalan, maganda ang kanilang pagtutulungan. Paano naging maganda ang ating pagtutulungan? Paano magkakaroon ng bilateral relations kung ang barko ng China binabangga ang ating pong mga mangingisda, iniiwan sa gitna ng dagat upang mamatay? At tayo bilateral ba yan? At sabi natin, magkaibigan tayo, let us be friends. It is better to be friends than to make enemies, sabi nga ni Robert Law. Ang mga kaibigan, ito po ang paninindigan ng kawal ng demokrasya. Ipakita po natin na marunong tayong masaktan, ipakita natin na marunong po tayong umangal, ipakita natin marunong tayong manindigan, ipakita natin mahal natin ang bansa. Yan ang dapat po natin gawin. Paano po natin magagawa yan sa ngayon? Sa ngayon, mga kaibigan, masyado pong inaapi ang Pilipinas. Tinututukan ang ating mga mangingisda. Tinututukan ang ating Philippine Navy. Nagpaputok ng rocket ship, ng missile. Ito pong China bilang protesta. Kanila pong pagpaparamdam sa United States ng pagbisita ni Vice President Kamala Harris sa Pilipinas. Nagpaputok ang China ng rocket ship na bumagsak po yung unang stage ng rocket ship at ito po ay bumagsak sa karagatan ng West Philippine Sea. Nagpapatunay na yung Chinese rocket ship ay lumagpas pa sa himpapawid ng Pilipinas. Ito ay bumagsak. Ang ginawa po ng mga Philippine Navy natin ay hinakot ito pong bumagsak na kapiraso. Ang kapiraso po niyan ay parang dalawang pambot po ang haba at dalawang pambot ang lapad. Inihila po nila ito, gawa po ito sa parang yero, inihila nila sa karagatan nang bigla po itong in-intercept, siningitan ng Chinese Coast Guard at pinutol yung panghila at inagaw. Walang nagawa ang ating pong mga Philippine Navy. At ang nag-react po rito ay si President Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang reaksyon, we will be sending a note verbal. Yung pong note verbal ay isang madiin at maanghang na mensahe sa nagkamaling bansa na pinoprotestahan ang kanilang kinilos ng kanilang Chinese Coast Guard laban sa Philippine Navy. Sa akin pong tingin, hindi po ito sapat.
Sapagkat sa ngayon, masyado na pong naapi ang ating bansa, naglilipanan na rito mga, pati mga hoodlum ng China, sila Michael Yang, Robert Lim, Alan Lim. Abay, nagmimisto lang hari po rito sapagkat back up sila ng mga makapangyarihang senador natin, pareho ni Bongo at ni Bato de la Rosa at ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ng kanyang anak ay Vice President of the Republic of the Philippines. Kaya masyado po ang kanilang pang-aboso, masyado ang kanilang pagiging siga sa Pilipinas. Kumakailan lamang 10 mga hoodlum na inutusan nila Michael Yang, mga kaibigan, nagbiktima na naman ng isang Chinese investor, pinasok sa Ayala Alabang ang kanyang bahay, kinidnap, hinihinga ng 40 million pesos, at ito po ay tinuturuan nila kung paano po ito papadaanin ang bayad. Abay, mabuti na lang nakatakas yung driver nitong negosyanteng in-chief na ito. Nagsumbong sa Ayala Alabang Security Guard, kaya po nahuli itong 10 mga nagpapanggap na NBI. Tayo po ay nagdududa kung ito ba ay nagpapanggap o ito ay mga asset talaga ng NBI. Sapagkat hanggang ngayon, ang piskalya ng Muntinlupa ay hindi po ma-evaluate ang kaso. Samantalang nahuli sa akto, napusasan ang mga suspect. Ano pa ini-evaluate ng piskal po dyan? Yan po naman ay makatakot. Tanungan natin, ang ating pong sinasabi rito ay masyadong spoiled, masyado po natin pinababayaan ang mga in-check na ito sa pagmamalabis dito po sa ating bansa. Tayo po ay nagmimistula ng alipin ng mga komunistang in-check na ito dito sa ating sariling bansa. At dyan natin po pinoprotestahan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonero, nagsasabing huwag tayong papayag. Labanan po natin yan. Yan mga mapang-aping yan na nananakop pa ng ating kalagatan, kinikidnap pa mga negosyante dito sa ating bansa, at nagiging mistula pa silang amo ng husgado, amo ng pulis, amo ng navy, amo ng army. Yan po pinoprotesta natin. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonero. Sa sabi, Allahu Akbar.